Yan, makakasama po natin ang ating personal effectiveness coach and corporate communications guru na walang iba kundi si Miss Sheila Viesca. Ma'am Sheila, magandang umaga po sa inyo. Hi, Miss Sheila. Good morning. Good morning. Good morning, Rina. Hi, and Jeff. How are you? How's everyone? I'm doing good. How about you? How you doing? Okay naman. Great. And good to see all of you. Ano bang outfit ngayon? Parang ano? Tama ba yung outfit? Naka-yellow ka din ba? Ah, hindi. Hindi makita. Ang inis kasi ni Michelle. Red. And yung family. That was fun. Yeah, thanks. Oo. Enjoyable talaga. And aligned na aligned sa ating topic ngayon. The power Which of is? Mindset for healing. Paano ba yan, Ma'am Sheila? Ano ba ang yung the power of the mind? Oo. So, pinag-uusapan natin usually yung healthy lifestyle, self-care. And now we're going to concentrate on how we can manage ourselves and our situations better by directing our mind to think intelligently. Kasi nga, ang mindset, hindi naman inborn yan eh. It's something that we have to learn. It's something that we have to care for. Kasi yung direction ng pag-iisip natin can be drawn to, lalo na sa mga sitwasyong challenging. Like what everyone is going through now. We want everything to be just right. Perfectionism. We reflect on how things are supposed to be. And rumination. And eventually, feelings of disappointment, self-pity. Itong tatlong to, matinding kalaban. And they can definitely pull us down and condition ourselves na hindi natin kaya. But in fact, what should be happening is that we look at the situation and we evaluate how we're going to respond to it because our response, yung mindsetting natin, will determine the outcome. So, yan ang himay-himayin natin ngayong umaga. Sige. Wellness Wednesday. Yeah. #wellnessday. Positive Wednesdays. Kasi, yes, totoo. Naririnig nila madalas yung usapan natin dito on Wednesdays. Pero they would always, maybe they would react, oh, it's easier said than done. And the reality totoo naman yan. And almost everything in life is easier said than done. So hindi na nga tayo kailangan mag-qualify. But we have to talk about these things kasi pag pinag-uusapan natin, the power of words become a reality. So kung pag-uusapan natin yung negative all the time, then that's the conditioning that happens to us. So ang mindset na pag-uusapan natin is what we can call the growth mindset. When we look at situations as learning experiences instead of events that can make us that can get us stuck. So pag ang tinignan mo sa isang bagay yung matututunan mo kaysa yung ano yung nararamdaman mo, ano yung pinagdaraanan mo, then you'll be you'll be able to take advantage of that situation. Minsan kasi masyado tayong preoccupied kung ano yung pwede tayong maging what we become in the process of learning. Siguro yung growth mindset will allow us to look forward. We're not saying na kailangang forward looking ka palagi kasi having that grounding kung ano yung nangyayari in the present moment is important. Pero when you are dealing with problems and hardships, may mga challenging people and situations, pag masyado kang nag-focus in the present, you end up getting traumatized. You reflect too much on situations that you cannot control. At sa totoo lang naman, we don't have that capacity to control or even manage anything well if we're in that process of the experience, di ba? Masyado masakit ang loob mo, masyado kang nagmumukmok, masyado kang affected. You cannot just be in the present. Tatanggalin mo talaga yung sarili mo from that box that is your present moment. Punta ka dun sa isang box that you can manage. So, initially, kailangan i-distract mo yung sarili mo. So,
yung associating with right people or exposures, kung walang taong makausap that can get your mind off certain situations or yung rumination nga, magbasa ka ng libro na makakatulong sa'yo. Dapat you have that area in your shelf that makes it accessible for you na magbasa lang ng mga libro that can uplift you. That's yeah. Wise. So, the reason we're doing that is for us to take full responsibility for our healing. Di ba maraming tao makakatulong sa atin? Maraming mga experiences. Am I still on air? Ayan. Yes, yeah. Yes. Oh, Ma'am, go ahead. Michelle can hear you. Ayan. So, question muna for Kikai, Beth, and Rina. Yes po. At the moment you're dealing with challenging situations that make you feel drained, stressed out, ano yung pinakaunang naiisip nyo? Ooh. Ano yung dominant thoughts? Ako, pwede ba mauna? Parang meron akong pinost na status dito, I think a few months ago or baka last month, ano, na parang I was in a situation na parang kine-question ko na, is this really what I want to do? Yung ano, yung mga panahon pupunta ako ng palengke, yung mga ganyan-ganyan, syempre, di ba, meron kang pride, di ba, meron kang pride, may pinag-aralan ka, mga ganyan-ganyan, tapos parang yan yung ginagawa mo. And then, you know, that my emotion was, parang hindi ako, parang I don't deserve this. Sana masagot ko yung tanong ni Michelle, no? Pero I chose to parang i-attach muna sandali yung sarili ko, yung sa aking emosyon. Kasi kung iniisip ko na lang, ano, what if I actually talk to someone? What if pinaano ko to sa mga supervisors natin, ano, na I'm not happy with what I'm doing. Para I believe I deserve better. Na para mas pinapairal ko yung entitlement ko na ganun, di ba? Para I don't think na parang I had to sabihin na nating trust the process na things maybe will be better. And actually, it did. Parang nakatulong yung sinabi ni Michelle na i-detach ko yung sarili ko sa emotion. And then yung utak ko, yung pag-anahin ko. Kasi baka namang mga panahon na yun, iniisip ko, pag ginawa ko to, baka mamaya, I might end up losing everything instead of gaining something. So parang I choose whenever I'm an optimistic person, pero nakakaranas din naman ako ng mga negative na moments, ano. Syempre tao lang din naman tayo, di ba? Ganyang mga ano, pero alam mo yon, yung mas ine-entertain ko yung optimism kaysa dun sa hindi. Kasi I believe na if yun yung mas pinanigang ko, yung pagiging downer, I don't be this person. Alam mo yun, I don't think that I would be, a potential person who could inspire people. Tsaka, ayoko kasi nung ganun, ano, as parang, for example, kapag meron akong problema, alam nyo to, iiyak ko lang. Pero ayoko na. Parang, tapos na. Ayoko na. Parang I don't wanna dampen anyone's mood. Ayoko maging pabigat yung emosyon ko. I'll deal with it on my own. On my own. So that's my answer. I hope I answer your question. Yeah, definitely. That's so relatable. Thank you, Kika. And how about sino naman next? Si Bess? Sige. Ako, when I'm stressed, siguro pinaka-example ko na lang nung maliliit pa, mas maliliit pa si Kate at saka si Gwen, and then wala talaga akong helper. So ako lang talaga lahat na nag-breastfeed pa ako. So most of the time, kasi mas madaling magbote, salpakan mo lang ng bote yan, you can do all the household chores that you wanna do, diba? Pero pag breastfed kasi, pag nag-breastfeed ka, it takes you siguro 2 oras na nakahiga ka. So marami ka talagang maiiwanan. Marami kang hindi magagawa. So pag ganun, parang napupuno ako ng ang dami kong gagawin. But I have to take care of the children. So later on, habang nagbabakas, kasi meron akong mga group sa FB, yung mga
sa social media, yung mga mommy group, tapos merong mga nagpapayo na dapat mag-prioritize ka at alam mo dapat ano yung priority mo. So ang priority mo ay ang mga bata, di ba? Yung mga bata yung priority mo, unahin mo sila, later on you can do all the household chores. Mm-hmm. So ganun-ganun yung ginawa ko na lang na parang hindi ko talaga kayang tapusin to lahat in a snap of a finger. So I just prioritize and kesa masira yung araw mo the whole day, mainit yung ulo mo, pati mga bata, mapagdiskitahan mo, di ba? So kailangan na lang talaga na kapag, yun, iniisip ko palagi yun na pag nasa stress ako, pag marami akong ginagawa, I just have to prioritize, Nushida. Later, hindi ko kaya lahat. Hindi ako si Wonder Woman. Hindi ka si Superwoman. Totoo. Hindi ako lahat. Oo, definitely enlightened. So, thank you, Ben. And how about seeing okay. Your experience? Yes, Ma'am Sheila. Ako naman kapag nade-depress ako or nasa stress ako, number one talaga, I pray talaga. Kasi parang yun yung parang nagiging hugot ko na parang andyan, ako, I always believe in God's will, parang gano'n. So parang talagang sa kanya ko nakakwento lahat, alam niya ng God, parang gano'n. So I always pray, tapos parang I never allow myself na maging idle. Kasi pag idle ka, mas maraming pumapasok sa isip mo na negative thoughts. So parang mas gusto ko busy rin akong tao kaysa idle ako, para at least mas marami akong nagagawang positive things. Tapos, humuhugot din ako ng lakas from positive people like my own family, di ba? Yung si Ayan, si Mikel, which brings me happiness. And then yung family ko, of course, nandyan din sila. So, yun yung mga ginagawa ko para at least hindi ako mag-dwell to the negative things in life, di ba? At least, kahit nade-depress tayo, especially at this state na meron tayong kinakarap na pandemic. Actually, this year, sobrang daming nangyari sa aming challenges, but I keep it to myself and then I just pray and then I hold on dun sa mga people na nandito sa tabi ko to keep me stronger. Ganun, Mama Sheila. Pero tayo, mahugot ang strength sa family. Oh, daming nangyari this year. Nakaka-empower. Oo. And whatever we call them, yung general terms siguro that we can use, hardships. Hardships can make us stronger. It's really a matter of managing them, handling them. Kaya importante yung mindsetting. Beginning with the sharing of Kikai, no? That we need to take 100% full responsibility for our healing process, for our mindsetting. And we don't need to justify to the world bakit kailangan tayo mag-isa, bakit kailangan tayo mag-withdraw. Because that moment, that space that you create for yourself will allow you to be a better individual afterwards. So really take that walk, read that book, buy that outfit kung pwede ka nang bumili ngayon, di ba? Go on a good diet, sleep as much as you can or as little as you can without having to justify it to the world. Kasi ikaw alam mo kung ano yung conditioning mo, and your conditioning will affect your mindsetting. Yung sharing naman ni Beth, it reminds me of the golden question that we have to ask ourselves on a constant basis. Why? So setting our priorities by being able to identify yung mga malalaking why natin. And when we're able to do that, kahit distracted tayo, somehow we can always get back on track. Like, alam mo ang priority mo, mga bata. Minsan nade-drain ka na, babalik ka ron. And you feel that positive energy coming back to you. Kasi kahit masyado kang overwhelmed during that year at that moment, alam mo na majority of what you did directs you to the accomplishment of your goals and your priorities. And then yung kay Rina, nakakatuwa kasi it simplifies this discussion as we embrace yung formula na every event leads us to certain reactions or response, and our response results in the outcome. So, kung ano yung magiging outcome ng event na to, will always be based on the decisions that you make, on the options that you give yourself. So, kung hindi mo pag-iisipan kung ano yung magiging exposure mo pag may nangyari sa yung mabigat, kung sino yung kakausapin mong tao, kung ano yung pagkakabisihan mo, then you're just attracting more hardships for yourself.
na hindi mo kayang i-manage. So, doon pa lang sa puntos na nagre-react ka, na kailangan mong mag-respond, be intelligent enough to evaluate na hindi lahat ng bagay kailangan mong himay-himayin or pagnilay-nilayan. So, this brings me to other points, like, merong mga exposures tayo na hindi natin kailangan. Merong mga tao na hindi natin kailangang isipin. May mga bagay na hindi natin kailangang isolve. Diba? Just let them be. Because they become inflammatory inputs. Lumalaki lang yung ano natin, yung problema, mas bumibigat yung puso natin. At, sana kung meron tayong solusyon, walang solusyon eh. So, distance yourself, protect yourself. You have to be in the center of your life. And if you miss out on this, ang nagiging center of your life, yung mga tao at bagay na hindi mo naman dapat pinag-uukulan talaga ng ganung kalaking pansin. Yes. Kasi nasa culture natin, Miss Sheila, yan na ano eh, we think of what other people would say, would think about us. Mm-hmm. Nasa culture natin, which hindi naman dapat eh, di ba? Na kailangan ba nating patunayan at kailangan ba nating magpaliwanag sa ibang tao na we're doing this because blah, 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 blah. Hindi eh, this is our life. Kung maging successful tayo at yung iba naman dyan, di rin naman magiging masaya sa atin. So, sa success na natin, so, bakit tayo mag-spend ng time for them? It's useless, and no? On that note, Beth, no? Madali kung hindi natin, kung wala tayong relation dun sa tao, di ba? Madali kung hindi tayo involved dun sa problema. But what if we are part of a certain organization ng ganyong taong yan? And what if the problem involves us? So, talagang things and people, situations na pwede mong i-regard na toxicity. Kailangan you have the strength and resolve na dumistansya muna. And sometimes, you really just have to let go. Let go mo. Kung hindi naman yan makaka-affect sa general. Of the things you cannot control. Oo. Oo, hindi kailangan ipagsiksikan mo yung sarili mo. Lalo na as you look at the bigger picture, hindi naman yan parte ng mga why mo, ng big whys in life. Diba? Totoo. Napakaganda. Very beautiful. Nakakaano talaga yung mga discussions natin. Ating Wellness Wednesdays, Miss Sheila. Next week ulit, ha? Salamat. Syempre. Where can they find you? Yeah. Thank you, Beth and Rina and Kikai. It's always enjoyable to be here as we discuss this. Thank you. This life-changing topics. So they can find us on talkshop.ph and call us for courses, coaching arrangements at 0917-877-5588 or 0917-894-5588. By the way, this evening we have an interview with Dr. Felipe De Leon, and the topic is embracing the culture of healing. Filipino culture of healing. So that's live on Talkshop Facebook and also my page, Sheila Viesca. I hope you can tune in. That's at 5:30. So every Wednesday evening, magkakaroon na kami niyan. Aligned with the discussions on UNTV. And of course, dun sa mga viewers natin, always stay tuned to UNTV kasi dito kayo makakasagap ng mga topics that are relevant, informative, and life-changing in a very positive and meaningful way. That's right. Kaya masarap. Thanks so much. Thank you so much, Michelle. See you next Wednesday. Good day again, ladies. See you next Wednesday.